Masintabi po sa mga ngayon pa lamang nanananghalian, medyo hindi ho kaaya-ayang eksena sa ating susunod na storya. Nangangati ho ba ang anit ng inyong mga anak? O baka anit niyo mismo nangangati? Baka ho hindi lang dahil sa init ng panahon niya. Totoo yan, partner, pag napag-uusapan itong mga pesting class na ito, napapakamot tayo. Baka nga ho kasi ang tinutukoy ho namin ni Ivan, yung alaga ho ng inyong mga anak sa ulo, nandiyan dyan na, di ba? Na kung tawagin ay Lisa at Kuto. Malamang ho ay maraming mga nanay ang nanggigigil na rin para tirisin ang mga pesting yan. Saan nga ba nakukuha ang kuto? At paano sila mapupuksa? Yan naman po ang ating alamin sa ating Health on Call. Tirik na tirik ang araw at matindi ang init ng panahon. Hudyat na nga ng summer season. Habang abalang lahat sa kanilang summer outing, ang mga nanay sa San Francisco del Monte may pinagkakaabalahan din. Ang pagkukot-kot sa bumbunan at anit ng kanilang mga anak para matanggal ang masakit sa ulong kuto. Ang daming kuto nito, sa totoo lang. Yan ba meron? Yan, kuto. Ito, nangangati lagi yung ulo. Kung makakamot, kala mo. Yung kuto niya, basta ang dami lagi nangangamot. Tapos pagtitingnan ko yan, may maliliit, puro kayumad, tapos may lisa. Saan nga ba nagmumula ang kuto? Tinanong natin ang ating kapuso doctor na si Doc Jean Marquez at ayon sa kanya, yung kuto, pwedeng makuha ng isang bata yan sa kapwa-bata or sa ibang tao, no? Yung kuto kasi yan, natatransfer yan from direct contact ng ulo, no? Sometimes nakukuha mo rin yan doon sa mga paghinira mo yung suyod o yung suklay o yung cap na merong kuto. No, kasi yung kuto gumagapang yan eh. Actually all year round ang kuto, no? Kaya lang siguro madalas na napapansin ito pag summer. It's because ang kuto actually nag-hatch siya pag mainit ang panahon, no? Kung meron kang kuto, makate yung anit, no? Makate dahil nga yung the mere fact na yung kuto pag nagsasak siya or pag sinisipsip niya yung dugo dun sa scalp, yun yung time na talagang nangangati siya. Aray ko po. Posible nga kayang mas dumami pa ang kuto kapag nabilad daw sa araw. Ay, hindi yung totoo. No? Kagaya na sinabi ko, hindi dahil sa temperature, parang bigla na lang susulpot yun sa ulo mo dahil sa init ng ulo. Hindi. Makukuha mo rin yun from one person. No? Sa kapwa bata mo or sa kung sino man ang madalas mong kasalamuha na merong kuto, of course. Dok, hirap na hirap na sa problema ng anak ko tungkol sa kuto. Pwede ba akong gumamit ng gas para maalis ang kuto nito? Nako, kerosene, delikado yun, no? Kasi baka mamaya, masindihan, masunog pa yung scalp at masunog ang ulo, masunog pa yung bata, delikado. Meron namang mga pamahid, no? May mga permethrin shampoo, permethrin lotion, no? Yan yung mga generic terms, no? Mga scientific terms ng mga gamot na yon, no? So, permethrin lotion, permethrin shampoo, you can use that for mga kuto. And of course, kapag yung lisa, napatay na yung kuto, napatay na yung lisa, pwede mong gamitan yan ng suka, no? Yung suka, tsaka tubig, ipaghalo mo 1:1, tapos ibabad mo yung scalp for mga 30 minutes, tapos i-cover mo ng shower cap or ng tuwalya, and after 30 minutes, suklayin mo, sasama doon yung mga lisang natanggal. Ilan lamang ito sa mga tip ni Doc para ang problema sa kuto ay masolusyonan. Tandaan, kung kating-kating na ang inyong anit, kumonsulta na sa mga espesyalista dahil kalusugan ninyo dito nakataya. Natatawa ko kay nanay, ang galing ng acting niya. Talagang aboridong-aborido siya, no? Hindi na daw acting yun, partner. Talagang nararamdaman niya talaga yung kati at sakit ng nararanasan. Malinaw ho yun, Mrs. Ha. Huwag niyo hong lagyan ng kerosene ng ulo ng anak niyo. Baka magliyab. Oo nga naman. Napakainit nun. It's a question of hygiene, partner. Yes, hygiene po yan. Tamang pagligo, tamang paggugo. Tsaka syempre, sinasabi nga ni Dr. G, nakakahawa yan. Lalo na sa mga mga school age, di ba, children, na parang pag sila nagsama at nagkadikit ang kanilang mga anit, naglilipatan din yan. Okay, so ingat-ingat po tayo.